At kaugnay naman sa lagay ni Attorney Gigi Reyes na nakaharap din sa mga kasong nag-ugat sa pork barrel scam, makausap natin ng Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division na si Attorney Dennis Pulma. Attorney Pulma, magandang tanghali po. Live po kayo sa Balitang Hari. Si June Generation po ito. Magandang tanghali, June, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyo sa palatuntunan. Unang-una po, saan po eksakto nakakulong si Attorney Gigi Reyes, sir? Sa nakakulong? Mm-hmm. Ano po, sa Sandigan Bayan po, meron po tayong detention facility sa basement. Dalawa po yun na detention facility, one for female and another one for male. Mm-hmm. Detention prisoners po. Okay. Yung detention facility na yon na inuukupahan ngayon ni Attorney Gigi Reyes, bago po ba yon? Luma? Siya po ba yung kauna-unahang naikulong doon? Ano, kasi originally when Sandigan Bayan building was built sometime in 1998, may nag-iisa pong na cell, detention cell, sa ground floor po. Doon po, kung familiar po kayo sa sheriff's office natin, nandun po. Pero nitong nakaraang December 2013, meron po kasi tayong gender and development program sa government. So part po ng gender mainstream program po ng Sandigan Bayan at ng judiciary, minabuti po na maglagay po ng dalawang detention center this time around sa basement. Hmm. So we have separate detention facilities for male and female detainees po. Yung po kasing PNP Custodial Center, basically alam na po ng publiko yun. Pero itong kinukulungan po ni Attorney Gigi Reyes, maaari niyo po bang isalarawan? Ano, si Attorney Reyes, siya po yung first na ano po na detina po doon sa cell na yon. Ang sukat po niyan is more or less 5 by 4.7 square meters. Mm-hmm. Tapos sa loob po, meron siyang ceiling fan, although right now yung ceiling fan natin is not working, pero we have provided her with a stand fan. Mm-hmm. And then meron pong dalawang single bed. And then meron pong CR, sariling CR. Pero yung CR po, hindi po to yung, although fully complete, yung walls po nito, hindi po to full body. Parang cubicle type lang po. This is pursuant to mga security regulations po natin. And then may sarili po siyang maliit po na lababo for her use, the toothbrush, etc. So yun. So ganun po. And then she has her own table and chair sa loob. As for visitors, although pwede naman mag-visit, pero bawal po ang bisita sa loob mismo ng selda. So meron siyang just outside of her room, yung selda niya, meron pong parang receiving area wherein she can meet her visitors. Ah, okay. May schedule po ba yon yung pagbisita sa kanya or pwede po anytime? Ang alam po kahapon, kasi ang may alam po ng particular na visiting hours yung chief ng security po natin, si Sir Abe. Pero sa kahapon hanggang 4 lang ata, kung naman kakamay, kung di 4, 5. Umaga, mga 8 or 9, and then I think merong lunch break, brief na lunch break, and then hapon din, up to 4 or 5. I'm not sure. Pero may oras po yung visiting hours po. At sa obserbasyon po ng mga tauhan ninyo, kumusta po siya sa kanyang unang gabi? Kumusta po siya ngayon? Kahapon, meron po tayong palang medical doctor sa Sandigan Bayan. So, from time to time, sinusuri po siya. As of kahapon, kasi po ngayon pala, andito po ako sa labas, papunta pala ako ng office. So, wala pa akong latest update. Pero, yung kahapon ng tanghali, yung tinig ko, ang overall assessment is that she's medically okay naman. Medically okay meaning okay po yung BP niya, yung heartbeat niya, pulse rate niya. Parang ganun yung overall assessment po. Yung po yung overall assessment that she's medically fine, she's medically okay. Although wala po akong figures yung kung anong reading ng BP niya, yung pulse and other vital signs, pero yung nadinig ko, nalaman ko is that overall she's otherwise medically okay. Mabalikan ko lang po yung pagbisita sa kanya. May mga oras ba yon? Sino mga allowed? Family members? Legal counsel? Family members at of course yung lawyer po. Given po yan sa batas na ang isang detention prisoner will have access, yung lawyer niya will have access sa kanya. At ang food po, ang Sandigan Bayan din po ang magpo-provide? Meron po tayong food ration, mga 30 to 40 pesos, that includes yung food and water po.
Pero yung kinakain po ba, iniinom ito ni Attorney Gigi Reyes, sir? Ay, wala po akong personal knowledge, sir, kung ginagalaw niya, kinakain niya. Pero, siyempre, as far as the Sandigan Bayan is concerned, yun po yung, kumbaga, isa sa, ano namin, yung mandate po, pag merong ganun, eh, somehow, we have to provide some food and water. So, yun po yung ratio natin, between 30 to 40 pesos po. Pero, pagkakalam ko, allowed din naman magdala ng pagkain. At dinadalan po siya ng pagkain, ng mga kaanak niya? May nakita po ako na may mga alam niyo yung mga ano parang mga ano ng mga kainan. Yan, may nakikita po ako. Pero as to the quantity, that I have no idea. Pero pwede po magdala ng food doon. Ito po ay temporary lang naman po ano. Meron na po bang linaw kung saan talaga binibigyan niyo po yata ng 3 araw ang Bureau of Jail Management and Penology na magbigay ng report kung kaya nilang pangalagaan si Gigi Reyes sa kanilang pasilidad? That's right. Kasi nung sa maalala natin, naglabas po tayo ng resolution finding probable cause and at the same time issuing warrant of arrest against sa mga nasangkot dun sa plunder sa third division ng Sandigan Bayan. So, nag-surrender po to si Attorney Reyes sa Sandigan Bayan, mga late afternoon, parang ano na nga yata yun, magkagabi na. And then, dahil po ito may order of arrest, she first reported dun sa aming sheriff. At yung sheriff po, in-endorse po sa office ng clerk of court. So, what I did bilang clerk of court ng third division, in-agenda ko po agad yung endorsement ng sheriff. And then, nung gabi nyo, inaktuhan po agad ng ating third division ng mga justices by issuing a minute resolution. Nakasaad po doon sa resolution na the detention of Attorney Reyes is ordered doon sa BJMP, sa Bureau of Jail Management and Penology sa Quezon City. Mm-hmm. Pero, although meron ganung order, pero at the same time, inatasan po yung jail warden ng DJMP Quezon City to make a report within a period of 3 days to make a report to inform the court, una, kung adequate ba yung facility, at pangalawa, kung yung means nila, okay, assessment nila sa means nila at securing the person of Attorney Reyes. Mm-hmm. And kahapon, we received a report from the jail warden ng DJMP sa, I think, sa Kamkaringal yun. Opo. Kung hindi ko kakamali, meron silang parang female dorm. Opo. Sa DJMP. Mm-hmm. And ang basically, ang kinalabasan po ng kanilang report is that yung stance nila, it is not advisable daw because una, congested daw talaga sila doon sa over capacity. Parang, ano eh, yung congestion rate natin nila, 800%. So parang 8 times yung present population ngayon ng mga detainees sa female dormitory is around 8 times daw doon sa kanyang ideal capacity. Ang pangalawa, sinasabi nila na high profile daw at high risk daw na magiging detainee nila kung sakali si Attorney Reyes. Official so, report na po ito, parang ang sinasabi nila hindi po nila kayang pangalagaan at akuin yung responsibilidad ng kustodiya ni Attorney Gigi Reyes sa kanilang pasilidad, sir. Tama po ba? Yun po yung naging report. Yun po yung report nila na na essentially over capacity at yung pagiging high profile daw at high risk na detainee ni Attorney Reyes. So yun po yung report nila. So kung ganun, pero ngayon po report pa lang naman po yun. Tomorrow Monday, ang gagawin po first thing in the morning is put it on the agenda sa court for the consideration of justices. Kung ano po magiging action ng mga justices patay doon po sa report ng jail warden ng BJP Quezon City, yung female dorm nila. Marami po salamat sa napakahalagang impormasyon na yan. Si Attorney Dennis Pulma, Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division.